Marami na rin tayong mga kababayan mula sa Norte ang nagbalik Metro Manila ngayong araw. Pagtitiyak naman ang pamunuan ng NLEX, handa ito sa traffic buildup hanggang sa January 1. Nagbabalik si Bian Manalo para sa sentro ng balita. Balik trabaho na ngayong araw ang marami sa ating mga kababayang nagdiwang ng kanilang kapaskuhan sa mga probinsya. At dahil sa inaasahang dagsa ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway o NLEX, marami ang piniling bumiyahe ng mas maaga. Nauna nang nag-abiso ang pamunuan ng North Luzon Expressway kaugnay sa inaasahang mabigat na usad ng trapiko sa ilang pangunahing toll plaza sa NLEX na magpapatuloy hanggang January 2. Sa ngayon, sir, maluwag pa naman po ang daloy ng traffic natin. Meron lang po konting mga nakapila dito sa mga castings dito sa Balintawak toll plaza, yung papasok pa panorte. Ganun din pong sa may Mindanao toll plaza. Pagamat yung ating mga RFID lanes ay mabilis pa naman po ang daloy ng traffic. At yun po, sa ngayon po ay tuloy-tuloy naman po yung daloy ng traffic natin hanggang sa makarating po sa SCTEX. Sa pagbalik naman po yung mga papuntang Maynila, meron lang po tayong pagpila din po dito sa mga cast lanes dito sa Bukawi toll plaza. Asahan na rin ang mabigat na trapiko sa Balintawak at Mindanao Toll Plaza sa tanghali hanggang gabi ng December 29 at umaga ng December 30. Gayun din ang heavy volume ng mga sasakyan sa Tarlac Toll Plaza sa January 1. So inaasahan po namin ulit na pagdating po ng Friday afternoon, magkakaroon po ulit tayo ng search po ng mga kababayan po nating bibiyahe, lalong-lalo na po yung mga papuntang probinsya. Ayon pa sa pamunuan ng NLEX, nasa 80% na ng mga motoristang bumabaybay sa NLEX ang may RFID na, habang naka-standby pa rin ang booth na inilaan ng management kung saan maaring magtungo ang mga motoristang nais magpakabit ng RFID. May paalala naman ang NLEX sa mga motorista para sa ligtas na biyahe ngayong holiday season. Napaka-importante pa din po na nasa tamang kondisyon po yung kanilang sasakyan. So saan dapat i-check po nila na bago po sila bumiyahe, i-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang sasakyan. Maging yung magdadrive din po, sana nasa tamang kondisyon din po, may sapat na pahinga. Kaugnay nito, patuloy pa rin ang pagpapatupad ng pamunuan ng Safe Trip Mo Sagot Ko Motorist Assistance Program sa buong expressway na tatagal hanggang January 2, 2024. Bien Manalo, para sa Bayan.